Yes, good morning mga kasamahan mo. Welcome back to our channel, Bibi and Shock. And yes, matagal at pa tayo hindi naka-upload ng ating na videos. Well, ito na po yung ngayon day para at least makita naman po yung paano kami mag-harvest ng banana fruit dito po sa place namin dito sa Barangay Gisyan, Tigbawan. And before we start, I'd like to say and mag-shout out po tayo sa mga kaklase, classmate po ng mga anak namin doon sa Gimbal National High School. Since nag-ano sila po ng request lang kung pwede daw sila shout out. So last shout out po sa mga titanyo at sa mga gold na grade 9 students ng Gimbal National High School. And bago tayo po bumaba to harvest ay banana fruits, magkape muna tayo. Okay. Okay, so bababa kami para kukuha ng banana fruit, mag-harvest po kami ng banana fruit. Exciting na ngayon. See you down there. So ang paggawa dito ng pag-harvest po ng banana fruit ito, iputol po ni Makmak kung saan nyo po yung may meron fruits na pwede na i-harvest. Iputol niya, kinukuha po niya yung, ano, yung mga fruits at saka inalagay sa iba. Kasi ano lang po yun eh, ang
I-replant lang po yung mga ano, yung mga trunk ng banana para at least mag ano naman po, mag-grow naman tuwan-tuwan banana plant na maging mag fruit bearing naman sa upo uli yun. Yun po ang ano po thing na kung kaya nakita nyo si Mac nag sa slice ng ano ng itachop ng trunk ng banana kasi kukunin niya yung fruits. Yun po. So ito po makasaman ma, ito po yung ibang nakuha po namin na banana fruits. Yun, medyo malalaki. At yan pa. Ang dami kasi ito na plant ni ano ni Mac na banana fruits dito. Dati medyo meron na ito talaga before makuha namin mabili ito yung ano po, yung area. Meron na talaga na banana plants na naka ano, naka nag-grow dito sa area. And ano lang po parang sinusunod po ni Mac yung pag-plant siya ng banana every time na magcha-chop siya, mag-harvest po siya ng banana fruit yon. Nagpa-plant pa siya ulit, nagre-replant siya ng unang trunk at saka minsan meron din na tumutubo sa ano sa gilid ng banana plants. Yan mga fruits. Okay. Yan. Nakikita mo yan. So almost more than 100 mga banana plants dito na tinanim before and then nag-a-add lang po yung isang caretaker namin dati na si Paul, nagtanim din po siya. Meron din kaming isang banana plant na once magbunga na siya into fruit is yung color ng ano po, yung color niya is ano daw, violet. Pero sabi daw ni Mac, medyo matagal-tagal pa daw. So right now guys, enjoy muna yung view sa banana plantation here in Barangay Gishan, Tigbawan. So ayan po mga kasiman, nakakapagod mag akyat pababa. Yan, ito yung best exercise. Alam nyo, pag nandito po kayo sa area namin dito sa Barangay Gishan, Tigbawan, mamawala talaga yung stress nyo at saka yung pagod. Yun, kita nyo yung mga view. And by the way po mga kasimanwa, ipakikita ko sa inyo sa kabilang lot po dito ng isang may-ari, ito po is yung mga kamote. Yun, so they're planting kamote here. Kikita nyo po yan. Meron dito amin ha, dito sa amin ha. This is other lot po na actually owned by a mag-couple na Filipina at saka yung husband niya is a Japanese descent or taga Japan talaga. Yun. Okay. And you can watch closely doon po yung bahay. So makasman, for the meantime, ito muna na harvest namin kasi nakakapagod talaga. Yung kasi yung area po namin dito is medyo cliffy at saka bababaka at saka akyat ka ganun. So makasman, ito muna na nakuha namin later kasi medyo kapagod, medyo mainit ngayon yung panahon. Very humid. Ito po yung saba na saging. Ito po yung mga tundal. So yung hinihintay namin fruits yung balang araw, yung isang tinanim ni Mac na daw yung kulay violet yung color niya pag once magbunga ng fruits na yun, ano, yung isang banana plant. So yes mga kasimanwa, yung ano dito, medyo mabili ka dito ng mga saging. Like for example, kasi meron tayo sa wholesale, retail, ganun.
pag nag-wholesale ka, yung mga tao bumili dito, then they sell it ko sa retail, magkaiba yung yellow, magkaiba yung green, ganun. Yung yellow mas mahal compare sa green. So, mostly mga negosyante na bumili ng mga saging, then they sell it also to the consumers, ganun, medyo mababa. Once pag yellow na yung saging na kukunin nila, yun, medyo mahal po siya. For the meantime guys, salamat po and hope nag-enjoy po kayo sa banana harvesting namin / the meron kamote sa kabila. Well, I'll see you next time sa other harvest, other mga gulay plantation po namin dito sa Barangay Gisyan, Tigbawan, place namin po dito. And see you next sa vlog. Thank you.